bang i-revive at i-keep yung dating tono, yung dating areglo? Merong kantang nangyaring ganun na ang ginawa nung nag-cover ay iniba yung phrasing siyempre at iniba yung areglo. Ngayon, ako naman, pakakantayin ko yung audience, magugulat ako ba, iba na yung iba na yung phrasing. So, depende sa kung sino yung, kasi mababa ako sa audience, pinakakanta ko eh. Doon ko nag-cage kung ano yung sikat ngayon. Minsan, doon sa phrasing nila, doon ko na-realize, may bagong version. Doon nangyayari sa akin eh. Pero I take it as, parang ano yun, napaplatter ako. In a way na, kahit na bata, alam niya yung kantahin yung kanta. Minsan nga, nasa TikTok, ginagawa katawa-tawa, yung, at kung hindi man dumating, huwag mangamba, hindi kita pag-anam, ng anumang kapalit, ng inalay kong pagkain. Meron pang nga gano'n yun. Nag-updated kayo sa TikTok. Hindi. Siyempre na, it concerns me. Kaya, nagiging updated ako sa mga ganong bagay. Na-realize ko din, meron pa ng bagong version ng walang kapalit. Okay. Hindi ako na threatened o mas na natutuwa ako dahil yung kanta is nagkakaroon ng sarili niyang buhay. Gumagawa siya ng sariling paraan para maka-reach out sa mga bagong audience. Why not? Nakakatuwa yun. At least yung kanta gumagawa ng sarili niyang paraan para marinig pa siya at mabuhay pa ng matagal. Yun lang. Maraming salamat po dahil. Para sa akin. Ako, personally, experience ko dyan, like yung song ko na isa sa mga awiting ko, yung nakapagtataka, is undergone so many changes sa iba-ibang cover. Isa na dyan, natural yung sa anak kong si Rachel. And then, may banda na gumawa rin nun, iba-iba. Natutuwa ako doon, malaking compliment yun sa isang artist na it's a pat on the shoulder that tells you you've done something good. Kaya inuulit nila, pinarinig sa bagong henerasyon. And for me, ewan ko, ito lang, opinion ko rin to, for singers na hindi gusto yun na gawin sa kanta nila, para sa akin, insecurity yun. Because napakalaking compliment doon. Yung gawin ng i-re-record ng ibang artista yung nagawa mo na. Ito yun. Sa amin ni Marco, yung kanta ni Marco, My Love Is You True, saka yung kanta kong Never Say Goodbye, laging pinagko-contest yun. Ginakanta rin sa kahit anong mga anniversaries, birthdays, o kahit sa mga burol ginakanta. Kaya tuwang-tuwa kami ni Marco, di ba pare? Tuwa ako doon. Iba ko yung naririnig ko, ibang version, ibang boses. Para sa akin, mas na-appreciate yung kanta. Ang feeling ko, mas magandang version yung version nila kaysa sa akin. Ganun ang effect sa akin ng mga kumakanta ng kanta ko. Kaya mas maganda yun para sa akin.